So welcome back to my channel, mga grasa. So ngayon sa gagawin natin, susubukan natin mag full wave ng Mios 40. So kadalasan kasi ang ginagawa, pinapaliwanag nila kung anong gagawin dun sa full wave at kung paano siya gawin. So ang sa akin, ang gusto kong malaman nyo na ang pagpo-full wave ay same process pero hindi sila same nung ginagamit na 5 pin o yung sinasabi na electrifier na pang GY6. So kasi siya, marami siyang brand at hindi pare-parehas ang kulay, hindi pare-parehas ang function. So yun ay ituturo ko sa inyo ngayon para malaman nyo kung ano ang pagkakaiba ng ibang brand sa tamang brand. So sa kalahatan ng 5 pin, same naman sila. Minsan nagkakapalit lang sila ng kulay, kaya hindi nyo alam kung ano ang itatap nyo, kung paano mapapalabas yung tamang charging na nanggagaling doon sa 5 pin. So minsan kasi nagkakapalit yung monitoring, yung kulay itim na wire. Minsan nandoon siya sa dulo, minsan naman nandoon siya sa panlima, minsan nandoon siya sa pangatlo, minsan naman nandoon siya sa una. So minsan ang lagi nyo iti-trace yung black na monitoring para malaman nyo kung nagko-compute ba siya dun sa voltmeter natin. So yung red, tama yung process. Yung ground na green, tama yung process. So nagkakapalit lang sila dun sa lighten magneto o sa sinasabi nila na pulsar o magneto coil. O minsan naman sa primary. So ang alamin natin, syempre, yung papasok dun sa charger. So ang kailangan dun, hindi mapagpalit yung mismong charging pin. So may kulay siya na dalawa. Minsan, nagiging yellow-white. Minsan naman, nagiging yellow-orange. Minsan naman, nagiging orange-white. So depende sa brand na nabili nyo para magawa nyo yung 5 pin na sinasabi o yung full wave. So depende sa brand, same process. Yun lang alamin nyo, yung block na monitoring at yung kulay na tatlong sinabi ko. Yun nga yung orange, white, or yellow. Kasi dun sa brand na yon, minsan alin dun sa tatlo, nandun yung kulay na yon. So pwede nyo silang pagpalitin, wala naman mawawala at wala rin naman mangyayari, hindi rin naman siya masusunog. So kailangan nyo lang talaga may trace hanggat maaari gumamit kayo ng voltmeter bago nyo gawin yung pag-pulling. So mga grasa, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, like and share, please pakiring na rin yung bell and then comment below para malaman ko rin naman kung ano yung mga katanungan nyo and suggestion nyo and suggestion ko para sa inyo. So watch and learn, mga grasa. Sa paano mag-full wave ng Mios 40. So bumili ako ng electrifier na Rayana kasi minsan iba-iba rin yung functional nito kahit na parehas dito sa wirings, pagdating naman dito sa loob nito iba-iba. So may Liwa, may Rayana, may China, may pang GY6. So nagkakaiba-iba sila ng kulay. Nagkakaiba-iba ng pwesto yung kulay dahil doon sa laman ng rectifier kung paano ginawa yung board. So minsan pag nagkaiba ng kulay yan, hindi lahat ng regulator pare-parehas ang kulay. So ang susundan nyo lang yung pula papunta doon sa pula din ng original na socket ng harness. So red, minsan yung red nasa gitna, minsan naman nandito sa pangalawa, minsan naman nandito sa green, minsan nandito rin sa pink. So nagkakapalit-palit sila kasi nga depende sa gawa ng rectifier na board. So hindi sila pare-parehas. So tandaan nyo lang yung pula
doon sa original na harness ng dating sakit ng regulator. So pula rin. So yung ito yung original na harness ha. So ito yung puti. Dapat 'yan papunta rin dito sa pink. So minsan wala yung pink, orange siya nandiyan. So itap nyo ngayon dun mismo sa orange. Etong green talagang ground dyan. So dito tayo sa harness na original pa rin. Yung green kahit saan mapunta yan, yung green na yan, tatap mo pa rin siya dun sa ground ng harness ng motor. So itong itim minsan ground din to dito sa regulator. Positive siya papunta naman doon sa kulay brown nung harness ng tail light. So itong harness ng tail light live to papunta ng susian. So pwede niyo siya i-connect sa susian, pwede rin dito sa tail light harness. Pwede rin siya sa battery, yun nga lang magkakabit kayo ng on off. So ang last natin ay itong dilaw. So itong dilaw minsan nandito yan. Minsan din nandito siya sa pink, nagkakapalit-palit sila ng kulay. So susundan nyo lang kung nasan yung dilaw na yan, itatap nyo siya papunta dito sa harness ng stator. So itong stator na to, ang original nitong harness, tatlo, isa, dalawa, tatlo. So papatayin mo yung dalawa, iiwan mo yung puti, iwan mo yung puti, yan, yan yung puti. So kung titignan mo rito sa likod, yan, meron din dyan na dilaw na may pula, dilaw na may pula. So andito yung dilaw na may pula, pinatay na natin. Ngayon yung isang socket ng itim na galing sa original na harness, kakatin mo yun, kukain mo yung pin, tatapan mo papunta rito sa dilaw. So para hindi kayo malito, total experience ko rin, lagi nyo lang hahanapin yung ground. So yung ground green tsaka itim, red to red, minsan tong pink nga sabi ko sa inyo, kung saan siya pumupunta na kulay, so hahanapin nyo siya. So depende sa brand na gagamitin nyo, depende rin sa kulay. Ang di lang pwede pagpalitin dyan, itong pula, itong green at saka itong itim. So pag ganito yung nakuha nyo na kulay, ganito ang pag-install. So madali lang naman, yung positive kasi minsan nawawala kaya medyo nahihirapan. So kakapain nyo lang yung positive kung nasaan. Yun yung positive ng switch ng motor ng harness. So hanggat di nyo sinususi, hindi yan magcha-charge kung hindi yan nakatap. So once na umandar yan na hindi yan nakatap, ang mangyayari hindi siya maglo-load papunta ron sa baterya. So kailangan natin hanapin yung live ng regulator. So susubukan natin kung kumarga. So ayan. Yo mga agrasa, ito na po ang tropa ko, nagpo-full wave. Boss, na-bypass nyo na po ba to? Ako na ganun. Okay, na-bypass na po.
So ayan, binypass niya na. Tinanggal niya na po yung dilaw. Nagaling doon sa stator light coil. So positive. Positive pa rin. Positive, naka-tres eh. Ito po, naka-tres. Tago. So yung green, ground. Pula sa pula, live sa live. Green sa itim. Okay, green sa itim daw po. Ayaw niya ng ground. Alright. So tapan lang natin na maganda. Para siguradong walang masusunog. So ayan. Made in saan yung tape? Yung tape po made in Deco. Sponsored by Deco. Ang ginamit po natin 5-pin GY6 TTGR. Ganda sana kung liwa. No? Ganda po sana kung liwa. So sabi ko nga sa inyo, iba ang positioning na naman. Kaya iba na naman ang wiring. So, at yung orig yung ano, Xerox yung CR, pwede laban yun. Oh. Pero orig yung ano. 20 minutes. Saan yung wire na? 59 GB din na, 2015 to. Plug to. Oo, pwede na. 20? Talo yun. Oo nga eh. Yung binibili ko nga, 13 lang. Mahal to? Mahal yan. 13 nga, inayawan ko pa eh. Anong pino? Ay, Mio. Ah, Mio. Eh di, ba't di ba binili yung 13? Malakas pala ng tama niya eh. Xerox o RCR din. Xerox lang yan. Ang importante, CR. Eh kung Xerox din yung CR, hindi ang kalalabasan niyan, 13,000, 10,000 eh. Hindi mo rin. Maayos ba yun? Hindi mo maayos yun, hindi ka naman mayari eh. Yung pula sa pula, yung itim sa green. Okay, magulo at nagwa-wiring kami. Boss, pinatay mo na po yung dilaw? Oh, wala na. Oh, wala na daw po yung dilaw. Okay. Sige, tuloy. Wire na doon. Wire. Oh, wire daw po. Kailangan po ba na itim o pure live? Pareho namang ano yan eh, live na yan eh. Okay, maganda na po yung sigurado. So ganito po, mag full wave ng salty. Original ba boss na salty yan? Original, kasi paano na lamang original? May ground. Ang sporty po, walang nakaiwalay na ground. So salty po siya, may nakaiwalay na ground. Boss, ito ba yung body ground? Oo, tama ako. Ayos! Thank you, mga grasa. Watching. Full wave. I-upload mo nga yan. Oo, upload natin. Ito po yung gumagawa. So, yan po yung nag-train sa akin. Siya po yung pinakamalupit na mekaniko sa lahat. Wow! Maniwala yan. Magpuntahan sa atin. Kayang-kaya mo na yan. At, sobrang... Bigla mo kong takbang. Punta ka ng peso. Okay. 2015 pala. Yon. So yung dilaw po, sa nakatap? Itim. Sa itim. Yung pink sa puti. Yung pink sa puti. So meron po ba dyan puti? Meron to. Good. Tapos itong itim ng rectifier papunta sa brown. Alright! Yun po ba yung galing ng susian? Yes! Yes! Good! Tama na naman ako! Ito time-lapse mo yan, Ray. Walang 780. Dire-diretso yan, boss. Maraming salamat po pala sa mga nanonood dyan ng pag-pull weight ng salty. Yun. Ano ko yung 780? Pero makakuha ka na sa 70. Ay, may 780 sa 14 wala. Baka wala mga kapagod sa 980. 980 lang. Wala eh, may padayon. Nakakulala sa mga skype.
Pero yung atoms mo, nandiyan na rin pala. Saan? Si Justin yan. Justin Weaver. So, yung dilaw, saan itatap? Sa block. Sa block. Galing stator po. Ayan. Block. Yung dilaw, sa block. Yan po, yung dilaw sa block. Dilaw dito, papunta ron sa block. Alright. Next, Manix. Manix. Dancer yun, ah. Mas maganda kung talintali para hindi makawala. Yan. So yung pink, saan ilalagay? Sa puti. Sa puti. Stator pa rin po. So yung itim, palser. So yung puti, light coil. So puti, papunta ron sa pink. Minsan kasi yung pink puti, minsan orange. Okay. Depende sa brand. So ang brand niya ay charan! TTGR. TTGR. So ayan po, ito. TTGR. Yan. TTGR. TTGR. So ayan. Pa-shoutout naman dyan. Ostrom Works. Video, baka napin ako niya. Taga-sangay hato. Tapos tape ulit para malinis. Alright, so linisin natin na maayos yung in-add natin na wire para mas malinis. Yan. So hati po kami dito, hindi po solo. Yan. So para hindi kayo malito, yung dilaw at pink, punta yung stator. Itong itim, sa susian. Ground and live. Sa dating harness. So madali lang mag-pull wave. Ang hirap sa Honda at sa Suzuki. Kailangan magbukas ng crankcase. Crankcase cover. At mag-chainsaw oil. Naku, nasa YouTube na itong motor nyo. Pupunta na sa YouTube. Wala tayong dry sticker eh. Naiwan sa bahay. Yun, ganun na siya kalinis ngayon. Yun. So, nakita nyo kung gaano kalinis gumawa si Ostrom Wars. Yun. Made from Cavite. Ostrom Wars. Sa Cavite, hanapin nyo na lang. Yun. Habang kayo ngayon, okay lang magtuktong. Yun. Kailangan ng pakwakin to para mas malapit, hindi kalat. So dito ka magtatap. Wala pa yung tornilyo. Yan, pakwakin mo yan. Para mas malayo. So pag nag-angat ng CDI, punta rin yan doon. So dapat dito. Tsaka ito kailangan paluin ito eh. Okay. Para tatanggalin yan. So yung kuntil na yan, yung stopper. Pagod niya ako po yun. Yung upuan.
So ayan, mas maganda kung malinis kayo gumawa, kagaya ni Ostrom Works. May cutter, garay. Ayan, meron. Hindi tayo nawawala ng tools. Yun. Cutter, bagal ng ano. So cutter, titignan natin kung nandito. Yun. So boss, cutter, mahiwa ka sana. Yun. Labasan trend yan. Yun, so napakalinis ko gumawa ni Ostrom Works. After nito, retired na ako. Last na gawa na pala. No? Last na. Iyo. Palimray ah. Ayan po, TTGR. Baligtad po yan. TTGR. So, baligtad din. Baligtad din yung pag-wiring ng TTGR na regulator. Meron siyang ano yung carbide. So, ayan. Pinubutas niya, bibilugin. Same process pero baligtad. Kakaiba nga sabi ko sa inyo ng position ng ilaw ay ng wire. Sa iba daw, boss. Yes, sa pinsa. Ah, pinsa. So doon sa ibang rectifier. Pangatlo to, yung pink. Nagiging dilaw. Papunta sa puti. So nag-iiba. So sana may natutunan kayo kagrasa.